Sir, salamat sa pag-welcome po ah. Siyempre po. Po. Halika yan, mag-almusal mo muna tayo. Yangiya po talaga ako. Pasok kayo, pasok pa. Sir, Emmanuel ko. Daming trophy pala. Nagbebenta ko ang PHC na. Yung ganyan po trophy. Oo, nagbebenta mo sa mga marks ko. Pati ito yung page ID po yun? Opo, yung malam. Dati yung luma yan, pastor, bago ako nito. Pero kahit na po. Pero mas maganda pa rin yun. Opo, kasi opo, opo. Ito parang after a few years, mukhang magbubuhay na yan. Opo pa. Pero kung di ko lang naman po ilagay, saan mapipreserve talaga? Kasi yung bagay na si pastor, nungunito ko na kung saan-saan nalagay yun, kaya umamit na yun, yung parang nang nangahalawang na. Grabe. Ay. Wow. Aligyan! Almos na tayo. Premium nila, utan nila. Grabe yung ngayon ng ano. Okay. Yes? Nandito si Ryan. Ay, pakainin na asaan? Ay, Ryan! Aligyan ka kumain. Andiyan ka pala, halika. Bigyan mo nga ano, plato. Yung hot water, pero yung kape, saka yung creamer, sila nang yung pointing o yung priming mo, para pagdating dun sa dulo, meron ka pang push ng konti. Sa inyo pa sa yung beetle po, anong gamit niyo po lang? Ilang week? Okay. Alam mo kung minsan ang isang common na sinasabi ng tao is yung nasusunog yung ibon? Oo, oh, yun ba? In reality, hindi naman talagang technically nasusunog. Oo. Pero ang main reason kung bakit, kung ang ibon nilang sabihin yung tumutusos, is nagkukulang sa oxygen supply ang ibon. Mm-hmm. Pag nagkukulang sa oxygen supply ang ibon, ganun talaga mangyari. Yun ang magiging cause ng lactic acid buildup. Mm-hmm. So parang athlete yan, nagkakaroon siya ng cramps. Oh. So for the cramps ng ibon, ang tingin mo nasusunog, natutuyo, nangingitim ito, kasi nga kulang na siya ng oxygen eh. Mm-hmm. So yung purpose talaga ng vitamin B12 natin, kasi ano yan eh, parang complex yan. All the B12 lang yung nilagay kong pangalan. Pero complex yan. Pero ang purpose talaga niyan is para to oxygenate the blood. Kaya pala. So pang i-improve. Tapos, lalo sa laban, yung hindi ako nakakayan. May ano. Pero hindi ako nakakayan. Pero yan ang purpose kung bakit kinumbine kayo with yung champion. Kasi yung champion naman is may L-carnitine. Tapos meron siyang para sa hindi madaling mauhaw. Yung purpose naman ng champion is to improve yung function ng muscle. Okay. Pag in-improve yung function ng muscle, nag-i-improve yung body fat reserve. At the same time, yung function ng heart mo, nag-i-improve. So yung pumping ng heart mo, gumaganda. Tapos yung oxygen supply mo sa dugo, mas maganda. So ang ganda ng combination. At i-circulate na maayos. Yes. Merong mas magandang oxygen supply yung blood. At the same time, mas maganda yung pumping ng heart. So, mas maganda yung oxygenation ng blood. So, hindi ko nawawala yun sa rang burgin na yun. Yes, but not too early again. Kasi pag masyadong maaga na pa-prime yung ibon, yung pointing mo too soon, pagdating ng third, fourth, fifth lap, baka wala ka nang ipupush pa kasi naabot mo na yung prime mo, yung peak ng ibon. Oo. So, kailangan talaga prime. So, balik mo na ako sa once a week? I would say yes. Oo, kung gusto mo ng twice a week, huwag mo manibigay yung full dose. Okay. Tatlo, dalawa? Hindi, parang konti lang. Actually, a pastor, ang estimate ko sa isang drop is mga 0.5,
0.5 yun eh, ml. So kung 5 ka, nasa 0.25 ka na, nasa max na yan. Malaki na. Nasa max na yan. Kasi 0.25, pag nasa 4th, 5th, 6th lap na. 0.25. Pero first 3 laps, ano lang sa feeds. Para yung ibon mo, slowly binibuild mo. Kasi kailangan mo rin, para yung ibon mo, talagang mas matibay siya for recovery. Nagagamit niya yan. Lalo yung overwhelming smash. Ganun. So, ginagamit na rin po dito? Oh, definitely. Masi sa breathing, yan ang ginagamit. Actually, kasi bago ko in-introduce, tinesting ko muna ng 2 taon. Tapos last year, pero ginamit ko sa breeders. Matagal na yan. Tapos last year, ginamit ko siya sa breeders. Talaga nakita ko nag-spike, nag-improve yung fertility. Sa tubig na po sa breeder? Ah, sa breeder, that's a good question. Sa breeder talaga direct route. Pero direct route, pag the moment na nag-breeding na ako, yung nag-set na, nag-pares na, direct route para mabilis ang effect. Para kung kuha. Para mabilis ang effect. Once a week din? Twice a week. Actually, 3 days ang pag-pares ko, bibigyan ko na. Tapos after 3 or 4 days, bibigyan ko ulit. Tapos yung susunod nun, pag umitlog na, sa feeds na lang. Ang gusto ko lang kasi may konting push it. Naghahalo po kayo ng, ano, ng sa feeds nyo, meron kayo yung naghahalo o feeds lang talaga? Feeds, tapos yung super blend natin. Yun. Ah, super blend. Tapos may tinitrial ako na powder, pero tinitrial ko lang. Pero so far, okay naman. Yung ginagamit mo, Ryan? Hindi tayo naghahalo eh. Maganda, may bagong feeds ngayon na palabas eh. Yung pinouse niya sa region. Gusto ko subukan. Hindi siya talagang regular feeds ha, Pastor. Talagang ano lang yan, high-dense feeds na gagamitin mo lang pang-push. Ay, hindi siya pang araw-araw? Hindi, pwede, pero hindi marami. Konti lang. Magpapakain ka isang ibon, ganyan lang. Pang-push lang ang energy reserve. Oo, pero pagka-loading day, ad-lib na sa hapon. Para may bangon sila. Tsaka ang iniwanan ko sa sir is, papakainin ko siya. Papakainin mo pa ng may peas, ganyan. Papakainin mo na mahirap i-digest na feeds. Kasi dehado na yung ibon mo. Kasi ang, for example, ang peas, mahirap durugin yan. Kasi solid talaga eh. At saka, ibang papansinin nyo, kailangan niya ng maraming tubig para madurog. So, kung yan ang pinakain mo on loading day, tapos hindi na masyado nakakainom ang ibon, imagine mo na lang kung ano yung magiging detriment niyan. Pag-release ng ibon sa linggo, ang una niyang hahanapin, dehado ka na. Dehado ka na. So, ang gusto mo talaga, at saka bawal kasi talaga kasi very toxic sa flyers yan. Kaya kami, sir, pag Wednesday, Thursday, Friday, wala nang peace, hindi kami papakain ng peace. Ano pong binibigyan niyo? Flyer mix lang, pero flyer mix ko walang peace. Monggo lang. Walang green peas, dan peas, maple peas. Bawal yan siya. Toxic na yan sa ibon. Ang pwede lang, monggo lang. Hindi kami nagbibigay ng kaya best. Meron akong magaling na ibon, sir. Nilabigyan mo siya ng pagkain. Hindi niya kinakain yung mga peas, mga malalaki. Iniiwan niya, maliit lang talaga yung ibon. Detrimental sa ibon yan, sir. Basta Wednesday, Thursday, Friday, hindi kami nagbibigay. Bawal. Ang pinaka-protein source. Although lahat naman ng grains na yan may protein eh. Pero, ang talagang, the best pa rin talagang combination is yung mga legumes na katulad yan and corn, for example. Pero ako kasi, hindi ako corn-based. Mas gusto ko, ang source ng energy ko is oil. Mas gusto, personally. Sa flour, sa high-dense na katulad ng mga small seeds. Mas gusto ko. Nagdalandot mo kayo ng bird seeds? Yes and no. Bursic kasi para extender lang yun, masyadong mababa ang nutritive value. So kung gagamitin ko rin lang, yun ang ginagamit ko, yung purpose nung yung high-dense feed ko, which is yung turbo mix ang tawag ko lang. Gaya po nung iba, pagka mga rice sila, nagdadagdag sila ng mga barley, mga ganun. Depende kung kailan mo gagamitin ang barley. Ang barley ginagamit ko early in the week. Kasi para mas suffice yung appetite ng ibon, pero hindi muna siya tataba. Oo, kasi ano siya eh, mag-aano siya sa barley. Parang ang purpose kasi ng barley, sa amin kasi sir, para ano yan eh. Ang barley and palay kasi parang depurative yan, part ng depurative. Para lang lilinisin niya yung system ng ibon. So kapag early in the week, lalo na kung Sunday nung dumating, nag-medicate ka,
nakakatulong para lang malinis yung ibon mo kasama sa cleansing niya, sa liver, ganyan. Sir, nagbibigay kayo ng mga maliit na since kailan kayo nagbibigay ng puro ganun lang kung wala talagang peace sa pagkasarize mo? Training. Training po nagbibigay kayo? Depende. Kapag nahirapan ang ibon, kailangan na lagi ino-observe mo yung ibon, sir. Eh. Hindi pwedeng... guys, mag-aral tayo dito. Ito talaga yung teacher eh. Then, the point is, sir, kailangan alam mo yung... Number one, kailangan alam mo kung ano yung binibigay mo. Number two, kailangan alam mo kung kailangan. Hindi pwede pag sinabi mong ABCD, every week ABCD. Kasi kung hindi kailangan ng ibon, halimbawa lang itong linggo, sabihin natin, easy week ito. Kasi madali lang ang training, idea lang weather, mabilis lang sila nakakarating. Hindi mo sila kailangan masyadong bombahin. Pag halimbawa next week, nahirapan sila dahil na-smash, nakita mo, imbis na 30 minutes or 1 hour flight, nangyari 3 hours dahil na naligaw yung ibon o na-smash sila, ganyan. Yan, kailangan mag-build up ka ulit ng reserves kasi naubos. Halimbawa, sa ibon mo, bawa sabihin mo, nag-training ka ngayon. Sabihin mo, 90% ng ibon mo within 1 hour nandyan na. Tapos meron kang ilan na naligaw. Dumating siya hapon. Hindi pwedeng parehas yung pakain mo doon sa umuwi ng umaga. Yun nga yung masalimuot nila. Kasi kailangan mong ibukod talaga. Hindi siya pwedeng hapon doon sa mga ano. Kasi iba yung kondisyon ng... Yun din ang dahilan kung bakit hindi pwedeng... Pagka nauubos yung ibon mo kasi ganun na ang nangyayari. But alam mo sir, ang hindi mo... Kumisa sinasabi natin, matigas ang ulo na ibon. Ang totoo daw, matigas ang ulo nung may-ari. O kasi yung ibon, nagre-react lang siya kung ano yung binibigay mo. Ngayon, kung ang system mo, isang klase, kumbaga ano yan eh, parang, ano eh, gun approach ka tawag dyan sir. Basta pag dinaril mo ganun, gusto mo lahat tatama. Eh, hindi ganun. Hindi nga ganun. Pero ang pinapakain niyo po, may sarili kayong halo o flyer mix, breeder mix? May sarili po. Ay, sarili ko. Okay, for example, sa breeder, hindi ako gumagamit ng mais. Mm-hmm. Hindi ako gumagamit ng mais. Sa... Hindi ako kayo gumagamit ng mga peas. Ah, meron. Meron pa sa breeder ko. Yes. Sa breeder mix, green peas, mga yes, mataas ang protein ko sa breeder. Pero, nagbibigay lang ako pag start ng breeding season. Pero pagka off season, sir, 50% palay. 50% palay? Yes. As in palay, sir? Yes. Tapos anong halo nun, sir? Yan. Umaga, palay lang. Palay, or barley lang, palay. Depende kung ano available. Sa hapon at saka breeder mix. Yan po yung mga parang stock. Stock bird ko yan. Stock bird. Sir, remember ha, parang tayo araw-araw kumain ka ng steak, anong mangyayari sa'yo? Hindi lang, sir. Mahihirap pa atay mo. Okay. Kaya hindi tatagal ang breeders mo, sir. Pag ganyan, madaling mamatay. Wow. Kasi, sir, pinahihirapan masyado yung... internal organs sila masyadong tax. Nangangawin yung mga fish talaga eh, talagang. Kaya kailangan pag off-season, para maganda ang molting nila, kailangan light diet. Kailangan light diet. Ang ganda ng breeders mo pag ganyan. Gumaganda sila, maganda ang molting nila. Pero kung dire-diretso, hindi maganda sa... Ang guys, palay. Palay, barley. Basta importante lang. Importante lang, piliin din kung pwede, pero kakainin ng ibon. Okay. Oh, kasi kakainin talaga nila eh. Although, tsaka pagsanay na sila. Yes. Kung minsan sir, kung meron, may option, may kaibigan kasi ako sa China, nag-i-import ako ng yung depurative nila, yung palay kasi napakaganda. Pero pag ubos, talagang ordinary palay. Iba kasi yung palay dito sa atin. Medyo matulis, pero sir, kakainin ng ibon. Pagpagin na lang, anong mas maganda, sir? Palay, barley? Mas maganda palay. Ah, palay? Barley, mas nakakataba pa ng konti. Ang palay, hindi. Yeah. Pero kailangan, talagang tama lang, hindi adlib. Pag pinakaya mo marami, tataba din. Kunyari, sa 10 perasong ibon, gano'n po... Normally ako ang isang... Kutsara po ba? Hindi, wala na. Naku, ma'am. Sir, kung 20 ang ibon mo, paano kukutsarain mo pa isa-isa? Yung laging nagtatanong sa atin, sir, ilang kutsara? Eh, sabi ko, iba-iba tayo ng ibon. Ako, may 50 ako, may 30 ako, may ano ka. Mahirap mag... Sir, normally kami ang pakain namin, ang basic ha, rule of thumb, isang ganyan, 5 ibon sa umaga. Tapos sa hapon ulit, isang ganyan, 5 ibon. Pero, importante sa hen, dapat ina-assess nyo lagi. Pag ang hen yung masyadong tumataba, dagdagan yung palay.
Tapos masyado ba pupunta pa yun? Although easier said than done, kasi ang naibon ko pang... Ang pinakamahirap po kasi talaga observation eh. Sa pagkain hindi ka ma-observe sa kalapati mo eh, hindi mo talaga makikita yung mga ganun sa isa. Yes? Oo. Eh, sir, kaya nga tayo nag-aalaga, hindi naman pwedeng hindi mo titignan. Iyon ang key din, sir. Hindi tayo pwedeng umasa na, you know, for better results kung ang binibigay natin is basically kung... Gabi sa kids, gano'n ang laking factor na. Oo, malaki nga. Eh, paano yung mga tamad na fans, sir? Eh, hindi niya. Kailangan magsipag ka para manalo ka. Magtrabaho ka. Ay, talaga. At yun, at the end of the day, kaya tinatawag natin yung passion. Mm-hmm. If you're very passionate about what you do, you really do it because you like and love what you're doing, and hindi because dahil obligasyon mo lang. Alam mo, ilang taon na tayo nag-breeding, I'm sure you can relate. Until now, tatlong buwan bago breeding season, excited ka. Tinitignan mo na yung ibon mo, ito maganda to, sa ganito eh. Inaalam mo, kanilin mo ito, pares yung mga... Oo, ganun. Kasi really, you're very passionate. And kasi ang background ko is genetics. So talagang yung genetics ang talagang forte ko, talagang... Diyan mo mapasok yung mas may konting kaalaman sa pag-breed eh. Sa pag-breed, sir, ano yung mga pinanlalaro nyo? Cross-breeding, line-breeding? Bell down below para ma-notify kayo sa mga bagong videos namin!